Magkaiba po ba yung pinagdadaan ng proseso ng pagbibigay ng EUA doon po sa approval ng usage? Yung approval kasi ibig sabihin talagang completed na lahat ng clinical trials, no? At ito yung tinatawag nating marketing authorization or certificate of product registration. So ang ending nun, usually it takes several years, no, for a vaccine to complete lahat yung steps na yan at umabot doon sa registration tsaka marketing authorization. Kaya lang pag panahon ng pandemic, pag may health emergency, pwedeng magbigay ng emergency use authority habang tinatapos pa lamang o ginagawa pa yung clinical trial phase 3. Pero kailangan yung interim report mo or yung report mo so far, no, the data that you have so far, is enough to show na mas malaki yung ano potential risk, yung potential benefit compared to potential risk. At na talagang magagamit mo siya para matigil yung transmission ng infection. So para siyang preliminary, no, na authority to use a product that is still under development. Yusek, yung pong nabanggit niyo dalawa yung nag-a-apply, ano, should we interpret it as bakit dalawa lang? Hindi ba dapat maraming nag-a-apply na? For instance, ito pong brand leader na Pfizer-BioNTech or Moderna, bakit po hindi pa sila nag-a-apply sa atin? I mean, what could be the reason? Wala pang nag-a-apply talaga sa atin, no, na ang ano ng EUA. Yung sinabi kong dalawa nag-a-apply for clinical trials 'yon. Ah, clinical. For EUA, for EUA wala pang nag-a-apply. Unang-una kalalabas lang din naman ng guidelines natin kahapon. Pangalawa, like in the Philippines, nire-require ko na bago makapag-apply ng EUA dito, kailangan meron na rin silang approval ng EUA either sa home country nila or sa country na with a reliable na regulatory agency na parang FDA counterpart. Since ngayon nakakakuha na sila ng EUA sa mga bansa nila, then possible yan, naghahanda na yan mga yan na mag-apply ng EUA sa iba-iba pang territories including the Philippines. Pero talagang it takes time for them to produce all of the documents and then get prepare the applications. Hindi talaga biglaan yon, no? I'm sure inuna muna nila siyempre yung US FDA, yes, yung UK, yung Canada. Pero pag ganyan yan, naghahanda na yan, mag-a-apply na yan sa iba-ibang mga bansa. Opo. Pero does it matter po or meron po bang weight yung the fact na nag-roll out na ang Pfizer-BioNTech sa first world countries like Canada, US, and UK? Kung halimbawa pong mag-apply sila ng EUA dito sa Pilipinas, would that carry a lot of weight? Oo, palaki ang timbang, no? Halimbawa, nakakuha ka na ng EUA galing sa FDA counterpart sa isang reliable na country, no? Kasi meron listahan ang WHO ng mga reliable and mature regulatory agencies. Kasama dyan, for example, ang US FDA, yung FDA counterpart sa UK, sa Australia, sa Japan, Singapore, Korea, ganyan, Canada. Opo. So may listahan yan. Ibig sabihin, alam natin na kapag dumaan sa pagsusuri nila, talagang hinimay yan at saka talagang dumaan sa mga eksperto nila. So when we take a look at their evaluation, we can rely, no, on the veracity of the evaluation and we know na matatanggap natin yung kanilang pag-aaral dahil alam natin inaral nila ng gusto. So pag nakakuha na ng EUA sa mga bansa na ganyan ang regulatory agency, mas madali na talaga sa atin, mas mabilis na ang review natin. Yusek, may question po ako dun sa plano po ng ating gobyerno na kumuha po, mag-procure ng Sinovac pagdating po ng next year, di ba po, we're looking at March. Kaya lang po, wala pa pong EUA ang Sinovac, wala pa rin pong approval from the FDA. Do you have a say on that decision, sir? Does the FDA have a say on that? Can we say na parang wait muna, huwag muna tayong gumastos dyan kasi kulang na kulang pa yung mga datos na ibinibigay ng Sinovac sa Pilipinas? Well, hindi pa naman talaga po sila makakabili ng ang gobyerno natin hanggang hindi na-approve ng EUA ng FDA natin. No, so yan naman siguro po nagagawa na lang sila ng mga parang early negotiations, mga reservation. Pero definitely, wala pong mabibili, no, kahit anong bakuna hanggang hindi dumadaan sa FDA ng Pilipinas. At kamukha po niyan kung yung Sinovac or yung Sinopharm, kung ang kanilang EUA ay galing sa China,
hindi pa yun considered na sa mature or stringent regulatory authority. So, okay, very strict pa tayo sa pag-examine yan. Unless makakuha sila bigla ng EUA, halimbawa sa US or sa WHO, then that will make it easier for them to submit and have their ano, have their application reviewed. Opo. Realistically, USEC, kung halimbawang mag-apply ang AstraZeneca for EUA, ano po, gaano katagal po ang iintayin bago siya mabigyan ng permit ng FDA for usage? Kung meron, sa ngayon ang AstraZeneca, wala pa siyang EUA, no, kahit saan, kahit saang bansa. So pag wala pa, or halimbawa sa ang EUA mo ay galing sa regulatory authority na hindi niya natin tinatawag na mature, medyo mas matagal yan, mga dalawang buwan siguro ang aabutin yan. Pero kapag meron ka na, katulad halimbawa ng Pfizer, na meron na siya from US, FDA, Canada, and UK, no, tatlong mature regulatory agencies. Pag nag-apply yan at kompleto naman agad yung kanilang specific na requirements na hiningi natin, mabilis lamang yan. Siguro mga tatlong linggo hanggang apat linggo, maaari nating matapos yan. Oh,